Hello guys, hello mga tropa peeps. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti naman kayong kalagayan habang nanonood ng video na to. So ngayon nga po pala guys, ipapakita ko sa inyo kung paano namin piniprepare yung mga pagkain na niluluto namin dito sa aming galing. So andito po ako sa aming meat room and papakita ko po sa inyo kung ano-ano yung mga piniprepare namin. Paano namin siya piniprepare and paano po siya ini-store. So halika, samahan nyo ako. Guys, kasama ko nga rin po pala ang aking kaibigan dito, si Jasper. Hello, good morning. So, shout out po sa mga tiga... Saan nga pala? Dumaguete. Sa mga tiga Dumaguete. Mag-subscribe na kayo. And also, Harry is there. Yeah, I will upload this later. So guys, medyo naantala tayo dahil pumasok yung isa pa namin kasamahan, si Harry. So yan po, dito meron tayong malalaking strip loin. Ayan. So ito po maganda pang roast and pang grill. Yan po yung ginagamit namin. Tapos dito po, meron kami mga chicken drumsticks. Pwede rin po yung pang grill and pang stew, pwede rin po siya. And dito naman po, meron kami malalaking duck. So ang menu po kasi na ginawa ngayon is more on Asian food. Ang ginagawa po kasi namin dito, pag gumawa kami ng menu, is balance po, Asian, European, and then nagkikreate din po kami ng sarili namin mga dish. So ito naman po ang tinatawag na flank steak. So sa nakikita nyo, pare-parehas po siya halos ng size. Yan po ang flank steak. Mostly po maganda to sa grill and sa roast din. Pero hindi po siya magandang ma-overcook kasi matigas na siya. So yan po yung magandang luto dyan. So sa amin naman pong isda, ngayon magluluto kami ng sea bass. So mostly po itong sea bass, parang kagaya po ng bangus to eh. Pero ang ano lang po dito, hindi siya matinik. Pero kung titingnan nyo yung scale niya, para po siyang bangus. So mostly po ito grill lang or bake or steam. So yan po ang magandang luto lang dyan. Tapos gagawa ka na lang ng sauce or mga seasoning. And dito naman po isang klase ulit ng isda, yung monkfish. Ito po ano na siya eh, medyo na fillet na po siya. So hihiwain na lang po namin yan. Ang maganda pong luto rito is mostly stew. Ito po kasing isda na to, kahit ma-overcook na siya, eh hindi po siya nag-iwa-hiwalay yung laman niya. Hindi kagaya nito, kung halimbawa ang isto mo, mangyayari po dyan, makakalas-kalas na yung laman niya. So itong isda na to is perfect po talaga siya sa mga isto. So hiwain po muna namin yung mga dapat hiwain, pakita namin sa inyo. So guys, ito na yung monkfish. So ito naman gagawin dito, hiwain lang yan. So tapusin ko lang to guys. So guys, ito na yung monkfish. Nahiwa ko na siya. So ang gagawin ko po rito is ilalagay ko muna sa fridge. Kasi ito sa dinner pa naman po ito eh. So ngayon po kasi maaga dito, nagpe-prepare po kami ng pang lunch and pang dinner. So ito po is pang dinner. And then next ko naman po ipiprepare is yung ating sea bass. Yan po. So hihiwain ko lang po ito sa dalawa siguro or tatlo, pero dalawa lang po siguro. Then lalagyan ko lang siya ng slit dito. So tapusin ko lang po ito, mamaya mapakita ko sa inyo.
So guys, natapos ko ng hiwain yung sibas. So nakita nyo, nalagyan ko siya ng slits. So hinati ko po yung mahaba sa dalawa. Ayan. So, meron namang maliliit. Hindi ko na siya hinati kasi parang liliit na siya masyado. So ilalagay ko na siya rito sa ating tray. And then bibigay ko na siya doon sa ating mga kusinero naman na magluluto. So guys, eto na po yung sibas. Nakaayos na po siya. So isi-season na lang po ito. Depende kung anong klaseng luto. Pero mostly grill lang po ito or pan-seared. So later on po, papakita ko sa inyo kung ano yung mga finished product nito pag luto na. Guys, nalimutan ko palang sabihin, ito nga po palang mga trimmings na to is iniipon din po namin minsan kung sakaling naipunan ng trimmings. And then ginagawa po namin siyang fish cake or fish ball para hindi naman po sayang. Pero pag alimbawang ganito lang sa karami at alimbawa wala naman kami prepare na naiipunan ng trimmings, is tinatapon na lang din po. Or minsan, nilalagay siya sa fish stock. So, okay guys, yun lang po. Later ulit. Guys, ito naman po yung cube roll. So, ipe-prepare ko na rin po ito. And then, marinate na po namin. Pero bukas pa po namin ito iluluto. Ayan, sa nakita nyo, ang ganda ng cube roll, diba? May marbling siya. So, ang magandang luto po rito is cube roll steak or roasted cube roll. So, prepare ko po muna siya. So guys, ito na po yung beef. So magandang klase po itong beef na to. Black Angus yata ito tingin ko. Kita nyo yung marbling nyo. So ibig sabihin po ng marbling yan yung fats na nandoon sa laman ng baka. So ang kalalabasan po nyan is malambot once na niluto. So bukas po siguro, ang gagawin dito is pagkatapos nyang iluto, saka hihiwain sa gitna kasi parang sobrang yan laki. So ito pa po yung iba. So inaantay ko lang po yung marination dahil pinagawa ko sa Jasper ng marination. And then mamarinate po to para bukas is maganda po ang kalalabasan niya pag niluto. Okay guys, habang inaantay ko si Jasper, kita nyo tong queso na to oh. Ito po ay Parmigiano Reggiano. So, kita nyo naman kung gaano siya kalaki, di ba? So ito po kasi ginagamit to mostly for presentation. Pero ito pong queso na to, mahal po ito. Tingin ko po, hundreds of thousands pesos to. What? Diyan sa atin sa Pilipinas. Kaya mostly po talaga pang mayayaman lang itong mga ganitong klase ng keso sa mga handaan. Sa akin po, bilang isang chef, is napakalaking experience po na naka-encounter ako ng ganitong klaseng keso. Ang laki. Sobra. Kasi po ako na-encounter ko lang yung mga slices eh. Pero ito, sa best experience po. And guys, kung makikita nyo yung queso, ang laki yun. Wow! So guys, gumawa na lang ako ng rub para dun sa ating beef. So, lalagyan ko lang po siya isa-isa. Ganyan. Then, saka ko po siya ipapile dito. And then, bukas po maganda na yung, ano yan, ang marination. So, tapusin ko lang po ito lahat. A few moments later. So guys, ito na yung wow! May nahalo ring mackerel. I-ayos na lang yan ni Papa Roy para maging maganda yung presentasyon. And then ito naman yung ibang niluto. Ayan. So kanina hindi ko na napakita yung karne kasi nahiwa na nila yung pang-stew. So ayan. Ayan na siya. Ayan. So bali po nangyari, lahat ng mga natatapos lutuin, nilalagay mo na dito sa warmer. Para ma-maintain po siya na mainit.
Then pag time na po para ilabas yung pagkain, lalabas na siya. Nice. So guys, ito na yung finished product. Yan yung sibas. And yung drumstick. And yung beef. And guys, dito gumagawa rin sila ng pandesal. Ayan. Made by one and only Santa and one and only Bala. Say hi, Bala. So, they're going to rice it. Prove, no? Prove. They're going to prove it later. And later, ready to bake. A few moments later. So guys, ito naman yung flank steak. So ayan, ni-roast na siya, then iniwa-hiwa na. Sarap, diba? Nice. Guys, ito naman yung monkfish. So, diba ang sarap niya? Parang ano siya, tomato curry. Halo. Ito naman yung duck. Ayan. Wow, juicy oh. Nasa na ito? Ayan. Oh yeah! So, hello guys. Andito na po ako sa aking cabin. So, yun po. Na-share ko po sa inyo kung paano namin ginagawa yung preparasyon ng pagkain. So, yun nga po. Nagmumula siya sa... Pine-prepare po namin siya sa butchery. Then papunta po sa kitchen and then papunta po sa mess room. So halos lahat naman po ng kusina ganyan na ginagawa. Luckily po dito sa amin, meron po kami separate na butchery. Kasi po yung iba wala talaga. Ako po marami na po ang pinanggalingan barko, pati hotel. So iba-iba rin po ng sistema, depende po sa structure ng kusina. So dito po, malaking pasalamat po kami mga kusinero dito. Eh meron po kami sariling butchery. And yun lang po, sana po kahit paano may natutunan din po kayo, may napulot po kayong konting impormasyon. Sa mga chefs po dyan na nag-aspire na makapagbarko, at least meron na rin po kayong idea na naishare ko sa inyo. Yun lang po, kung nagustuhan nyo yung video, maraming salamat po sa panonood. Sana po eh, pakihit na rin po yung subscribe button, like and share na rin po. Yun lang po, peace sa lahat, bye bye, ingat, God bless.